guys, napakuluan ko na yung ating octopus. Hindi mo siya kasi mahahati or mahihiwa kapag hindi mo pinakulang kasi masyadong makunat to. Yung hilaw is very leathery siya. So, makunat talaga. No? Sinubuan ko kanina na hiwain. Hindi talaga kaya dumudulas. So, ayan. Pinakulaan natin siya ng more than 1 hour. So, mabilis na, no? Madali na siyang hatiin. Malambot na. Ngayon, ano na lang, titimplahan na lang natin. Siguro, paksiw na lang, ano, ang gagawin ko dito. So, ayan, kita nyo kung gaano kalambot, no? Actually, rice cooker lang ginamit ko dito. Pero, okay lang naman. At least 1 hour pwede na. Ayan, malambot na siya. See? Ganyan po ang pagluluto ng octopus. And, of course, kailangan linisan nyo muna. Tanggalin yung tawag dito, food sack pa tawag doon, yung pinagkainan niya. Kasi ano yun eh, mabuhangin yung mga kinain na kailan tanggalin nyo. So, kasi pag hindi niya nalinis, marami siyang ano, buhangin. No? So, pwede naman, actually nagluto tita ko dati nung ganun, mabuhangin nga lang. Pero edible, masarap naman, yun nga lang. May ano, may mga grits, gano'n. So, yun lang, yun ang sekreto sa pagluluto. Linisin nyo lang yung tanggalin yung laman loob neto. Dahil yun ang makaka-apekta sa taste niya. No? Isasabit sa tila. Pero yan, pinakulaan natin. No? Ano siya? Maayos naman. Malambot na. So, ganyan po. Isasabay na natin dito yung bangus. Siguro is para isang lutuan na lang. No? Parehas naman silang seafoods eh. Ito, naka-ready na yung aking pangrikado. Meron na tayong luya, onions, and bawang. Kamatis na lang, kulang na kami. In the meantime, ito na yung ating actually, pwede na itong kainin. Luto na ito eh. Titimplahan na lang natin. Ayan. So, malambos siya. Maningan natin. Actually, amoy pa lang. Masarap na yun, no? Kung mahilig ka sa seafoods, yung amoy pa lang, yung aroma pa lang niya habang pinapakuluan mo, masarap na. Yung sabaw nga, hindi ko tinapon eh. Pwede itong gawing soup eh. Ito yung sabaw niya kanina. Yung pinagsabawan, yung pinapakuluan. Pwede kong gawing soup yun. So, hindi ko tinapon talaga. And, para walang tapon dun sa ating luto. Pwede nalagyan ng toyo or tumplahan ng kung ano mang meron dito ng ricadas, no? Para gawing soup. So, mamaya. So, yan na. Nahinihiwa ko lang maliliit para maluto natin ng maayos. No? Yan. And make sure nga pala, pag magluluto kayo ng ganito, halimbawa, dalawa lulutuhin nyo, no? Make sure na malaki kaldera nyo. Ito, isa lang kayo okay lang sa rice cooker. Pero maliit yung rice cooker ako kanina. Umaapaw yung sabaw, eh. So, make sure lang na mas kasi nag-expand to, no, lumalaki to. Hindi tulad ng pusit na pag niluluto nyo, lumiliit. Ito, nag-expand talaga siya. So, lalaki yan. So, kapag kamaliit yung kaldero nyo, aapo yung kanyang tubig. Pagka niluluto, pag pinakukulaan nyo. So, make sure lang na, ayun, super lambo to. Hindi tulad kanya, sobrang kunat nung hindi pa naluluto, nung hindi pa gaano napakuluan. So, yan na. So, balik na natin dito sa may kaldero. Balik na natin. Ready to cook. Luto na to. Pwede na itong kainin. Kung hindi nga lang, mapapanis agad. Kung may ref lang ako dito, baka sausawan ko lang ito ng goyo saka kalamansi. Masarap nito. Luto na yan. Pero dahil nga wala akong ref, ipapaksiw ko na lang or adobo. Ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung timpla mamaya ulit. Usual na timpla natin. So, ayan mga kaibigan. Lagyan na natin ng suka. Meron pala ako dito.
gamitin ko na lang ano para hindi masyadong madami yung pinambabad ko nung sa bangus. Yun na lang gamitin ko para yun na rin. Kasama ko naman yung bangus dito. Ito naman yung bangus natin. Pinahiwa ako ng ano ko, padaing. Kasi gusto ko lutong-luto. So, this time, pinahiwa ko lang siya. Tapos binabad ko muna sa suka. Isama na rin natin dyan. Sinama ko na. Para isang luto na. Then, ayan. Bangus yan. At mga pinagbabara niya suka, ilalagay ko na rin dito. Kasi aapaw rin ito mamaya eh. So, then, sinama ko na yung suka. Timpla na rin kasi yan. Then, ang kulang na lang dito. Ito, sasama ko na rin yung ating sibuyas, sibuyas, luya, at saka bawang. Yung kamatis na lang mamaya. Pagka maluluto na kasi ayoko nang masyadong lutong-luto yung kamatis eh. Gusto ko yung medyo half-cook lang yung kamatis para hindi masyadong malamog. Gusto kasi medyo crunchy pa rin kahit konti. Yung may texture pa rin yung kamatis. Hindi yung halos nalusaw ng kamatis pag lutong-luto. So ayan na, ang ating ano. Ready to cook na. Wow, look at that. So, kamatis na lang. So, pakita ko sa inyo mamaya yung progress, no? Pwede naman dagdagan pa naman yan. Wala pong asin to. Lalagay ka ba mamaya? Kahit konting asin lang, sige, lagay natin. Tapos, asukal na lang mamaya. Yung timpla kasi, kapag kumulo na, pwede mo naman dagdagan. In the meantime, ano lang muna tayo. Preliminary lang muna. Konti lang para mamaya datagdagan na lang natin. Paksiw na lang to, hindi ko nalalagyan ng toyo. Suka lang saka asin yan. Masyadong madami. Mamaya dagdagan na lang natin. Pagtitimplahan. So ayan mga kaibigan, nasa rice cooker na. Hintayin lang uli natin kumulo yan. No? And then, saka ako ano. Titimplahan ng maayos. Ayan, may suka na yan, may asin, bawang, sibuyas, saka luya. Kamatis na lang kulang, no? So, yan, i-set aside muna natin. Is naluluto na. Then, guys, this time na maghihiwa ng mga kamatis. So, itong kamatis naman, ang style ko dito is, dinadice ko lang talaga siya. Hindi siya yung buo. Ayoko ng malalaking hiwa kasi minsan, especially pag mga bata, ano, iniiwan nila yung gulay, you know. Binipili lang nila yung karne, yung isda. Pero ako, kailangan, pinipino ko lang talaga. No? Kahit yung mga gulay, yung luya, sibuyas, bawang. Pinipino ko yun, at least hahalo na siya dun sa ulam, no? Sa pinaka karne or sa isda. Hindi naman siya mahihiwala, hindi mo naman mapipili talaga. So walang nasasayang. So yan po yung tip ko sa inyo. No? Kung may mga kids kayo sa bahay, make sure lang na yung gulay na isasahog nyo ay chop talaga ng maliliit para hindi nila mapipili. Hindi masasayang gulay. Otherwise, iiwan lang na sa plato yun. Especially yung luya. Pag hindi nyo binalatan yan, so malalaki iwan. Iiwanan lang yan sa plato. So, yan. Makita nyo yung hiwa ko nila ng sibuyas sa kabawang. Sa yung luya. Maliliit lang talaga. Talagang diced and chopped. Para siksik talaga dun sa mga laman. Sa ating octopus. Saka dun sa bangus. No? Hindi mo na talaga mapipili siya. So, yun ang style ko. No? So, yun po, kamatis natin. Yung iba kasi ganito lang ginagawa eh, parang pepino. Pero ako talaga chinachop ko ng suto. Maliliit talaga. And then, hindi ko na siya gaano pinakukuluan.
nilalagay ko lang kamatis kapag maluluto na. Kasi mas gusto ko yung hindi kaanluto, medyo hilo pa to. Yung pagka kinagat mo, may texture pa siya, medyo malutong pa ng konti. Pagka nalamog kasi, hindi na masarap eh. Parang, yun lang, preference ko lang. Ayoko nang masyadong lamog yung gulay. Gusto ko medyo matigas pa siya. Yung mangunguyaan ko siya. So, yan. Kumukulo na, papakita ko na sa inyo yung ating titimplahan na lang natin yun eh. So, ayan na. Kumukulo na siya. Malapit na yan. Lagyan na muna natin siya ng asukal. Lahat ng luto ko, adobo yan. Sinigang, paksiw. Yung asukal talaga kasi gusto ko manamis. So, sugar yan. Lagyan ko na lang. Medyo na muna yung sugar ko. So, yung tama lang sa panlasa niyo. Ako, tinatansya ko lang. Basta manamis-namis lang. Okay na siguro yung konti lang muna sa bawal. Dati kasi kung magluto ako na ito, maraming sabaw. Kaya lang masyadong maasim kasi hindi ko lalagay ng tubig. Kasi nga, hindi ko naman kasi nare-ref. Wala naman ako ref dito. So, kailangan yung luto ko parating maasim. Para acidic yung ano, hindi siya magde-develop, hindi magta-thrive yung bacteria sa kanya. So, yun ang ano ko. So, tikman natin, may asin na ito kanina. Tikman ko muna kung maayos na alat na. Kahit sa adobo, kahit ilagay ko dito ay toyo, talagang may asukal. Yun na ako magluto. Gusto man na sa inis. Pakuloyin pa natin ng konti. Ayan o. Yung iba kasi pag nagluto ng paksiw, hindi masabaw. Ako gusto ko parati may asukal. Kahit ang luto ko, mahilig ako sa sabaw. Napansin niyo, hindi ako naglalagay ng ano. Hindi ako naglalagay ng sinigang mix, mga ganun. Hindi ako kasi mahilig sa ano, preservatives. Kain ako ng Betsy pag ako makain ako sa karinderia or makain ako. Pero pag ako mismo nagluluto, hindi ako naglalagay ng mga nor mix, mga ganun, sinigang mix. Magic syrup. Dati mahilig ako sa ganun, pero ngayon iniiwasan ko na rin eh, kasi tumatanda na tayo. So guys, ayan ha, nakita niyo yung ingredients natin. Ano lang, simpleng-simple. Iligay na natin yung kamatis kasi malapit ang maluto ito. Hiniwa natin kanina kamatis. Ayan. So ingredients natin, yan lang, luya, bawang, sibuyas, kamatis, asin, suka, ayun lang. Importante, naluto ng maayos. No? So, ang importante talaga dyan, yung ginawa natin kanina, pinakuluan talaga natin muna yung pisip. Kasi, makunat yan eh, kapag hindi mo naluto ng maayos. Saka, kailan linisin mabuti. Yan. Na, malapit na yan. Ito yung bungos natin, oh. Diba? Sinama ko na. Yung bungos. Malapit na rin yan. Madali namang maluto ang bungos eh. Actually, mas madaling maluto ang bungos talaga kaysa octopus, oh. Yan, oh. Actually, mahal to sa ano, no? Mga dampa or yung seafood restaurant. Pero nabili ko lang kanina ito ng 100 pesos per kilo. Pumatak ng 60 pesos yung binili ko sa more than one house. Pwede na rin. Kita mo, madami na rin. Pero siguro sa karinder niya bibili ito. Yung isang serving nito, baka mga 100 na yan. 60 pesos, gano'n. Tipid pa rin pag sa pelengga niyo bibili. Hintayin na lang natin maluto and then yan na, kakain na ako mamaya. And so guys, here it is. Ito na yung ating lutong pugita. Lutong octopus. You can see, oh, malaman siya, no? Ito yung isa. Yan. Ito yung ating bangus, hiniwalay ko. Pero pwede naman pagsamahin din. Pero kasama yung niluto kanina dun sa rice cooker, no? Yung ating paksiw na octopus with bangus. Pinag-isa lang natin yan. So, kung napansin nyo, konti lang sabaw ngayon. Concentrated siya.
Pero meron pa tayo dito yung pinakuluan nga natin kanina. Yan, ginawa na natin yung soup, diba? So walang sayang, no? Puno-promote natin dito yung pagluluto na walang nasasayang, practicality, tipid. So, itong sabaw, yung pinagpakuluan, ginawa na rin natin sabaw yan, soup. Kalamansi and toyo, no? Pwede rin gamitin pang timpla, no? Ibang putahing gagawin nyo, or ibang menu. But for me, gawin ko na lang muna itong sabaw since hindi ko nga ito pwedeng patagalin ng isang araw dahil napapanis, no? Wala siyang suka, eh. So, ayan. So, yun yung soup. Yan po ang ating first cooking vlog. Thanks for watching. Until next time. Goodbye.